Okay, so sasagutin ko na yung tanong ni Chian TV. Okay, Chian, ito na sagot ha. I understand pinadala mo ang tanong mo 2 weeks ago. Now, sa mga bago sa channel ko lang, baka magtaka kayo bakit katagal naman bago ako sumagot. Ayun po ay dahil isa lang po akong sumasagot dito at everyday hindi po bumababa sa 10 ang mga tanong na natatanggap ko. Partida yung iba po nito, isinasagot ko na through comment, no, para hindi rin ako matambakan. So, may paraan naman para mapabilis na ma-prioritize ko yung pagsagot sa mga comments ninyo. Unang paraan, avail of my consultancy service. Nasa website ni Alpha Adventure yan. Bayaran nyo yung oras para doon. And then ako mismo ang tatawag sa inyo. Real-time consultation yon. And then number 2, para masagot naman, ma-prioritize yung tanong nyo dito sa YouTube, ipadala nyo ang tanong nyo through the YouTube Thanks button. May babayaran lang kayo doon, minimum 50 pesos. Nasa sa inyo kung magkano maximum ninyo. Okay? Pero kailangan nakalagin kayo sa inyong Gmail account sa YouTube para makita ninyo yung Thanks button. Otherwise, wala kayong makikitang Thanks button nakatabi ng mga like, share, or subscribe na nandyan, na buttons dyan. Okay, anyway, ito tanong ni Chian. Coach JC, tanong ko lang po. This weekend, kasi balak kong mag-Fowlpox vaccine sa 2-month-old kong Rhode Island Red. Eh, mayroong magto 2-week-old rin po akong already vaccinated na ng B1B1 with IV. Pwede ko hubang i-advance at isabay na silang bigyan ng Fowlpox? Salamat and more power po. Okay, gets ko to, Chia, na nakakapanghinayang kung yung mga 2-month-old mo lang ang bibigyan mo ng bakuna kontra bulutong, tapos meron ka pang mga 2-week-old ngayon na kung hindi mo sila isasabay, syempre, bibili ka na naman ng Fowlpox vaccine. Diba? So, late ang sagot ko, pero in the future, I know magagamit mo to, tsaka yung mga ibang nakakakinig na maaaring ganun din ang iniisip na gawin. Okay, ngayon, sa akin, I understand, think ko, alam mo na na ang schedule ng pag-Fowlpox vaccine ko is week 21, no? Week 21, day 21, which is the third week ng CCU, no? Bawat Fowlpox vaccine, meron silang kanya-kanyang recommended minimum age of administration. May mga Fowlpox vaccine, kahit i-google nyo pa, i-type nyo, sige, ganito. When is it safe to administer Fowlpox vaccine to chickens? May makikita kayo na ang sinasuggest after 2 months. May mga nagsasuggest after 4 months. May mga nagsasuggest minimum daw 4 na linggo. Magmula nung napisa siya po, pwede na. No? So, anong tama doon? Ang tamang sagot ay yung nire-recommend ng manufacturer ng ginagamit mong Fowlpox vaccine. So, paano malalaman kung anong recommendation nila na minimum age? No? Pwede ba yan sa day old? Pwede ba yan sa 2-week-old? No? Nandun sa bote. No? Ngayon, kung hindi nyo makita sa bote yan, i-google ninyo yung manufacturer and then hanapin nyo sa website nila yung technical manual. Hindi pwedeng wala yan. No? Nandun yung technical manual ng kung ano yung mga dapat ninyong matutunan or dapat ninyong malaman tungkol sa paggamit ng kanilang mga produkto. No? Ultimo yung route of administration, kahit alam naman na natin kung paano yan, nakasulat pa dun sa kanilang technical manual. Okay? So, Chian, hindi ko po pwedeng sagutin ng straight cut na yes ang tinatanong mo. Kasi baka mamaya hindi tayo pareho ng brand na ginagamit. Baka mamaya mangisa yung mga 2-week-old mong sisiw, kasalanan ni Alpha Adventure. No? So, checkan mo na lang doon sa manufacturer's manual kung anong minimum age ang nire-recommend nila na po pwede nabigyan mo ng Fowlpox vaccine gamit yung kanilang produkto na yan. Okay? Kung po pwede, edi mas maganda. No? Para sabay-sabay na lang. At make sure i-record mo na itong mga 2-week-old na to na una ang kanilang Fowlpox vaccine kaysa doon sa limbawa Lasota. Ayan, no? So i-record mo kung kailan mo sila binaccinate. And speaking of recording,
i-record mo pati yung lot number tsaka batch number. Nandiyan yan sa takip ng ano, yung sa takip ng vaccine mismo. Minsan yung kulay ng takip orange yan, eh, di ba? Orange yan. So nandun yun, nakasulat. O kaya doon sa mismong papel. Pero usually kasi kapag ka nakababad sa yelo, ang vaccine natin, yung papel minsan natatanggal na. Kaya nilalagay nila yung lot number and batch number doon sa takip. Hindi na lulusaw yun, eh. Hindi nawawala, hindi nabubura. No? So para saan naman yun? Kasi pag nagbenta ka, limbawa sa akin, may nagdududa, ek-ek lang yung vaccination ni Alpha Adventure, hindi totoo nagba-vaccinate yan. Afford kong ibigay na ito lot number, ito batch number ng bakunang binigay ko. Binaksinan ko ang mga yan sa ganitong araw, sa ganitong oras, sa ganitong minuto, at natapos ako sa ganitong oras at sa ganitong minuto. Ito lot number, ito batch number, ito hotline number ng vaccine manufacturer, itawag mo sa kanila. Kung wala ba silang release na bote na ganyan ng lot number at saka batch number. Barcode na lang, hindi ko sinusulat sa aking Google Sheet. Okay? Kasi anticipated ko na yan, eh. Yung mga naiingit, sasabihin, ikan lang yung vaccination na yan. Hindi totoong nagbibigay ng vaccine yan, kwento lang niya yan. O, yun. I-record nyo yun. Yung mga ganyan techniques, tinuturo ko yan sa marketing module 2 ng chicken farming seminar. Ito tal, nabanggit ko na rin lang yan. Banggitin ko na rin yung invitation, no? Naipaskill ko na yung next schedule ng module 1. Puro online ng mga seminars ko ngayon. Nandyan sa description yung link. Click nyo na lang, chicken farming seminar. Schedule ng module 1, module 2, module 3. Ano-ano ang mga modules na yan. Kayo na bahala mag-enroll sa sarili ninyo, no? Doon sa mga chicken farming seminar modules na yan. O siya. So, Chian, I would like to commend you na nagba-vaccinate ka. No? Ang magbe-benefit dyan, hindi lang ikaw, kundi pati na rin yung mga pagbebentahan mo. So, sa mga nakikinig dito na naghahanap ng mapagbibilhan, nandun na tayo. Siyempre, uunahin kong i-promote si Alpha Adventure. Pero kung mas malapit sa inyo, gusto nyong subukan yung mga mas malapit sa inyo dyan, wala naman akong magagawa doon. Kung gusto nyo yon, ang recommendation ko na lang is checkan ninyo kung kamusta ang kanilang cultural management. At isa lang sa napakaraming dapat nyong i-check ay yung kung nagba-vaccinate ba sila. Kamusta ang kanilang vaccination program? Kapag sinabi ng post ng napupusuan ninyong pagbibilhan ng manok ay nakalagay lang ay fully vaccinated, huwag nyong tatanggapin ganun-ganun lang yon. Ipa-enumerate nyo ano-anong mga bakuna ang ikina-fully vaccinated ng mga itinitinda mo. Pa-enumerate ninyo. Okay? At maliban sa pagpapa-enumerate kung ano-anong mga bakuna binigay nila, ihingin din ninyo kung anong mga petsa nila ibinigay yon. Okay? Kasi madali namang mag-memorize ng mga pangalan ng vaccine, lalo kung napanood mo yung mga video ko. No? I know, maraming sumusunod sa vaccination program ko. Kasi pag pinopost nila yung anong-anong klaseng bakuna binigay nila, whether sa Facebook groups, Facebook page nila, o sa website nila, ultimo schedule, kung kailan ko ibinibigay, pati yung pagkakasunod-sunod, akin na akin yun, eh. Alam ko yun, eh. No? Hingin ninyo sa kanila yun, no? Yung schedule. Ngayon, kapag inuna nila ang Coriza, pinakahuli ang B1B1, magduda na kayo doon. No? So, tanungin din ninyo sila kung paano nila ipinibigay yan. No? Mas maganda kung nalalaman ninyo yung tamang administration at yung ano yung tsura ng mga vaccine na yan. Pagbalibalik na rin ninyo, lituhin nyo yung tinatanong ninyo para makakita nyo talaga, mahuli nyo kung nagsasabi siya ng totoo. Baka mamaya, sa panaginip lang siya nag-vaccinate ng mga manok. Okay? So, yun lang. Abaham ko na lang yung mga gusto kong sabihin sa mismong seminar. Okay? This has been JC De Guzman of Alpha Adventure.